Magandang araw mga Kadu Entertainment at nakikita niyo po ay sinisimula na through invocation itong nagaganap at o gaganapin na tour of Batangas DL Pijo Untalan Cup. Ito po ay may habang 160 kilometers. Welcome po sa Bayan ng Tuwi. On behalf of our Municipal Mayor, Mayor Cesar Cicirado, kayo po ay aming malugod at tinatanggap sa first tour of Batangas El Pijo Untalanska. So, katulad po ng inyong narinig, ito po ang first tour of Batangas in the province of Batangas. And of course, Alright, the game is underway. This is the 160 kilometers of backbreaking unmissable racing here in the province of Batangas. And as we can see, about 126 riders po itong nagko-compete ngayon. Oh. Nandito pa rin sila sa municipality of Tuwi. Makikita po natin dito ngayon si Mr. Alexander Villan. Siya po ang head organizer and at the same time race director of Tour of Batangas, the unprecedented Tour of Batangas or the El Pijo Untalan Cup. Ito po ang kauna-unahan po yata sa Batangas, no? Itong one-day Tour of Batangas named after its province, ano? Okay, roughly 157 kilometers of backbreaking and visible racing itong nagaganap ngayon, no? We'll traverse about 10 or 11 municipalities including two cities in Batangas province. Ito po ang Alaka at ang Batangas City, ano? By the way, meron pong limang siyudad ang probinsya ng Batangas, ano? Ito po ang Lipa City, Batangas City, Santo Tomas, Tanawan at lastly po in 2022 naging siyudad na rin po ang Industrial City of Calaca. Ito po ang Industrial City ng Batangas, ano? About 11 municipalities po itong kanilang binabagtas ngayon at nandito pa sila sa may bandang pabalayan na to, no? Or balayan na. At this Tour of Batangas named after El Pijo Untalan, ano? Kasi ngayon hindi siya present ngayon si El Pijo Untalan to witness his race, ano? Because he is undergoing chemotherapy session. In a nutshell, El Pijo Untalan ay former Marlboro Tour veteran. Pumasok sa Marlboro noong dekada 80 at tinaguri ang demonyo ng kapatagan dahil sa pagiging mabalasik at magaling sa pagiging time trialist, no? At siya rin po daw yata ay sprinter. According to his contemporaries, ano? So, by the way, ito pong balayan ay hindi lang sikat ito sa mga bagoong, ano? Kundi kilala rin ito sa mayaman ito sa sugar cane, sa coconut, and corn. Alright, last 5 kilometers. So, down to 5 kilometers na bago po sila pakaulan. This is about 157 kilometers scheduled for this one day unmissable racing dito sa Tour of Batangas, also known as El Pijo Untalan Cup. Itong dinadaanan nila itong ngayon ay dinadaanan din ang Tour of Matabungkay at ang National Championships including itong Southeast Asian Games in 2019. Alright, binabati din natin ang kongresista sa nasasakupang area ng ating
ginugulungan ngayon si Congressman Eric Buhain. Going back to the hosting of the Philippines ng Southeast Asian Games. It first hosted the Southeast Asian Games in 1981, then followed by 1991 Southeast Asian Games, ano, dito sa Manila. And then in 2005, tayo rin po naging host ng Southeast Asian Games. At lastly po itong nakaraang 30th Southeast Asian Games dito po sa Pilipinas, kung saan po yung the last two hostings natin ng Southeast Asian Games ay tayo po ang naging overall. Incidentally, we first joined the biennial event in 1977, ano? But prior to 1977, hindi po to SEA Games ang tawag dito, kundi Southeast Asian Peninsular Games. Alright, naghahanda na po ang ating mga race marshal to flag them off anytime soon dito within Calaca, the city of Calaca, the fifth city na na-establish as a city in 2022 after Tanawan, Santo Tomas, Batangas City, and Lipa. By the way, itong Calaca, no, famous for its Calacachara Festival, ano, itong Achara. Mahilig silang gumawa ng Achara, no. We have here Sir Alex Villan, the man of the hour. Siya po ang nag-organize itong big event nito. I think it's his first time to organize formally itong ganito kalaking race dito, lalo na dito sa province of Batangas. Mostly kasi si Sir nag-i-sponsor lang yan eh, in Pangasinan and some parts in Southern Luzon. Usually nandito nga yan sa ano eh, kilala yan sa dito somewhere in Parañaque, no? Itong Golden Haven. So anytime soon, ladies and gentlemen, maghanda-handa na po. Brace yourself for the blazing action. Ito, pinuwesto na po ng dalawang 7-Eleven, then followed by Navy rider and an individual rider. And then nakita natin si Julius Tutut and several Go for Gold riders ang mga nandito ngayon right here in Calaca. Nakalagpas pa tayo sa tulay, hindi pa? Wala pa, no? Alright, Sir Alex Villan will be the one to flag these riders off. Okay, isa-isa, dito lang tayo pumuesto para makikita maano natin yung kumpas ni Sir. Alright, here we go. The excellent noodles magnate, the top honcho, the man of the hour behind this El Pidjo Untalan Cup, the team excellent noodles owner. Wala pong iba kundi si Mr. Alexander Villan. He will be the one to flag these 126 riders off for the 157 grueling road cycling competition here in the province of Batangas. Ayan. Ayan po si Sir Alex will be the one to flag these riders off. Ayan. Alongside, ito, nasa labay, mga anak niya. Alright. We have Carl Adrian and of course, this is Alex Villan together with our best friend. Ayan. Alright, Sir Villan serves as the race director dito sa, alright, we're approaching Calaca town now. The town proper where they will be flagged off.
About ano na lang siguro, less than 500 kilometers. Medyo dikit tayo sa sasakyan ni sir para makita natin ang kanyang pagkumpas. And then, sige, pa, go. Sumisikip ba? Pasok muna tayo dyan sa masikip na yan. So there's still an ongoing road construction here. Dito as they enter the town proper of Kalaka. Nakita na natin, pumupwesto na rin ang Go for Gold. This is a grueling kasi ito ah, from the Tui, from Tui Municipality. Ito, tingnan natin, nope, dito lang tayo. Ayan si sir. Sige, move pa tayo, move forward ng konti para makita. Move forward. Hop. Ayan, dito din. Alright, the race director is about to flag these 126 amateur riders. Ayan. This is historical indeed for the province of Batangas kasi talagang it's a one-day cycling event pero maraming towns ang na-traverse, ano? Significantly talagang move forward pa tayo ng konti. Move forward bro. Para matagi sa camera saka yung ano. Oh, okay. Lumalayo tayo ng konti. So parang mahaba-haba ang 1 kilometer ah. last 1 kilometer daw kanina before they will be flagged off. Pero siguro doon sa kanto mismo nang papunta sa Kalaka, ano, yung Kalaka Municipal Hall. Or City Hall rather. O nga pala, city na nga pala itong Kalaka, no? This is one of the industrial cities here in the province of Batangas, itong Kalaka, no? Ang Kalakatsara Festival, kung matatandaan ko siguro, mga bandang October itong Kalakatsara Festival. Correct me if I'm wrong, pero medyo lumalayo tayo ng konti. Lumalayo tayo. Medyo labi tayo ng konti. Ipa-plug na. Alright, so right now, Mr. Alexander Villan is preparing his flag para to signal the start of the race. Also, last 1 kilometer, so nag-extend. Nag-extend si Mr. Alexander Villan. Another 1 kilometer additional tayo before they will be finally flagged up. So for your information sa mga kabubukas lang diyan, oh, this is Tour of Batangas, the Elpidio Untalan Cup. It's a 157 road cycling competition dito sa Batangas. Today is March 26, 2023. It's the first time that Excellent Noodles formally organize this big event, lalong-lalo na dito sa Batangas, ano? Kaya nga
we're still awaiting the finality. Alright, cycling fans. So reportedly may narinig tayo na may parang ano no, medyo na, may nasiraan lang na biker ano. Hinihintay lang ng konti to prepare himself para dito sa medyo mahaba-haba long race nito dito sa Batangas. So this is Tour of Batangas 2023, the LPGO Untalan Cup. LPGO Untalan Cup is a Mabor Tour veteran, is a time trialist, a former national athlete, and a good friend of the excellent Noodles team owner. Participants including the race director, zoom past. Alright, the 126 participants. Awaiting the instruction. So nagkakaproblema sa likod ano, may rider reportedly sa mga naririnig ko lang ngayon ha, na isang 7-Eleven rider ang nagkaroon ng mechanical trouble no. Since neutral zone pa lang ito, so parang ina-accommodate pa rin ano, para makabalik siya dito sa caravan ano. Okay. Another one, the race director just extended the neutral zone with a total of 100 or 23 kilometers now. Ang neutral zone is still in Kalaka, the fifth and last city to be established as a city here in Batangas. So talagang mainitan po ang laban niya sapagkat napakainit, tirik na tirik no? So ubus tayo dito sa neutral zone pa lang. Ubus na ubus kami ni Tokayo Edwin says, Edwin San Juan. Medyo madugo talaga to. Sa neutral zone pa lang ay talagang madugo na. Kaya pag nag-go na to, ubus-ubus na sila ngayon. Tignan natin na matira matibay. It's a survival of the fittest ang nakikita natin dito. Sige, go. Okay. And finally, the race director, Mr. Alexander Abilian. Flag them off.
this is the official race, ladies and gentlemen. Rider from an individual entrant just drove first blood dito sa competition ito, no? This is the start of the 157 kilometer road cycling competition. This is an all amateur cycling competition. Sila ngayon makabanat basta-basta sapagkat medyo malakas din yata dito, given that this is a coastal area itong Kalaka. This is a coastal city itong Kalaka, at medyo mahaba-haba rin kasi yung ano, naging ano nila kanina, no? Naging natulog ang kanilang mga tuhod kanina sa neutral zone, ano? Ngayon pa lang nila binubuhay. So here we go. Alright, some of the riders get a head start dito sa competition na to. This is a pure amateur road cycling competition of the Elpidio Untalan Cup, also known as Tour of Batangas, about 11 towns and municipalities ang kanilang gugulungan ngayon for them to complete itong medyo mahaba-haba at complete terrain na to, no? May patag, ahunan, at hindi ako familiar dyan sa may bandang bawan, eh, no? Alright, still in the city of Kalaka, Batangas. Kalaka, Batangas became a city by virtue of Republic Act 11544 after a year of postponement of plebiscite on account of 2022 national elections. And after successful holding of a plebiscite on September 3, 2022, dyan pa lang po naging panglimang syudad ang city of Kalaka. Ito po yung pinakahuli rin, ano, na naging syudad. Talagang merong 7-Eleven sa harapan at dalawang individual riders. Meron din na excellent noodles at may bira mga kaibigan. Ito, takbong chubby lang daw, sabi niya kanina, bigla naman bumanat. Iba talaga tong si rider, mamaya identify natin, ha. Sinusundan siya ng isang excellent noodles rider at 7-Eleven. Bale, sa first four, apat or dalawang excellent noodles, ano? So before the start of the race kanina ay binirip sila ni Mr. Alexander Villan about the sa pag-obey sa traffic rules, notwithstanding the permit to conduct a race dito within the stretch of anong highway ito, itong Batangas National Highway na to, no? Na nandito yung mga sa lugar ng dinaanan na nila, mismo na to ay nandito ang Balayan, Kalaka, Lemery, Taal, hanggang sa San Pascual yan. Or Santa Teresita. At the stage we are at now, they are in the municipality of Lemery, Batangas, a first-class municipality in the province of Batangas, which is famous for its salted and dried fishes. Parang ito yung Santo Tomas in La Union na talagang kilala sa salted and dried fishes. It became an independent municipality in 1907. This former part of Taal Municipality in the early 1900s is situated within the 1st Congressional District of Batangas and has 46 barangay. So makikita po natin dito ang sa harapan ay merong 7-Eleven, meron diyang Philippine Navy Standard Insurance, at meron din pong excellent doon sa harapan po yan. Nasa Lemery, Kalaka, Lemery Road pa rin tayo. Ito po ay National Highway sa Batangas. Sa bandang kanan po, dyan po yung
dagat po yung nasa kaliwa dyan, ano? At ito, malapit na po tayo dito sa may Paliko, papuntang Jokno Highway. Pero hindi po sila dadaan doon, ano? Ito po yung Jokno Highway na tinatawag nating Payapa, ano? Napaakyat din sa bata, sa Tagaytay. So ngayon po ay kitang-kita po natin parang isang 7-Eleven rider ang pilit binabakuran ng harapan, ano, sa mga oras nito. Nandito po sila sa Kalaka Lemery Road. Ito po, ito medyo nagbi-build up na po dito, ano, nagkakaroon po ng build up this is untoward incident na talagang hindi mo ini-expect sa mga sa araw na ito, ano. This is today is a Sunday, no? At nakikita mo si Andre Fari of the Philippine Navy. Nakita mo rin si Vernon Amaranto dito na pilit talagang sinusuyod, para sila nagsusuyod dito, no? Ng kuto. Talagang pinapasok nila yung mga maliliit, makalagpas lamang dito sa traffic at makauna at mapunta lang lamang makapuesto ka agad dito sa just flagged off race na ito. So 126 riders po ang nagko-compete dito para sa Tour of Batangas, the LPJO Untalan Cup. At still in Lemery, Batangas pa rin po to. At biglaan po to. Minsan po talagang may ganyan po talaga sa race, oh. Even in several races I attended and covered in the past, ay talagang may mga ganyan po talagang sitwasyon, no? Even dito sa the last time I covered na the same, nagkaroon ng traffic, no? Itong in May 2022, ito pong sa pista Hidayat, ano? On April 30 yun, dito sa may Western Pangasinan. Ganon din po ang naging scenario, talagang unexpected. Nagulat din po yung mga ibang traffic, ano, doon. Minsan hindi po coordinated, at nakita po natin dito ngayon itong si the cousin of Ronald Oranza. Ito po si Algie Martin. Si Algie Martin po ay nag-first join in amateur race in 2015. Kung maaalala ko po, si Algie Martin po ang nanguna dito sa National Youth and Juniors Championships, dito sa kategory niyang youth in 2015. And he was immediately handpicked then by outright by Go for Gold team owner. Ito pong si Mr. Jeremy Go, si Algie Martin po. Pinsang buo rin po ito ni Bonnie Joe Martin ng Excellent Noodles. Malakas po yan. Ngayon po, ito po ay 5'7 na ngayon, at medyo lumaki na ngayon si Algie Martin kumpara dun sa una kong pagkakita sa kanya in 2018 dito sa may dito rin sa Batangas yun, sa may Matabungkay. When we covered live stream itong National Youth and Juniors Championships by Go for Gold in November 2018. That's after a month or weeks after the 2018 Tour of Matabungkay. Ito, masyado nagkakagulo ngayon dito, at talagang mabigat ng hindi mo inaasahan itong traffic situation dito sa may bandang paano na to, ha? This is still Lemery Agoncillo Road, if I'm not mistaken. Ito ay papunta na, halos papunta to sa intersection ng papunta sa Taal at Agoncillo. So dadaan po sila, ang daan po ng ruta po natin, hindi po natin papasukin na yata ang ano, no, ang Taal, mismong looban ng Taal. Tayo po ay papasok dito sa Diversion Road. We'll bypass the municipality of Taal. Ito na, paliko na nga sila dito sa Diversion Road. Yung padiretso po doon ay yung po yung papuntang municipality of Taal, yung looban talaga. Pero since na hindi po natin pwedeng dalhin ng mga riders natin for security measures na ginagawa ng ating mga moto marshal, ay of course dito siya pinadaan sa Diversion Road. Ang labas din po nito ay banda sa may Taal din, ano? Taal din ang daan, then papunta sa Santa Rosita, then to Cuenca, San Jose, then iikot dito sa Batangas City, then Bawan, then San Pascual, at makikita-kita ulit somewhere here in Santa Teresita rin ang balik nito, then pabalik sa Taal, and so forth. So ito po mga kaibigan,
wala pong iba kundi si Banati na ito, ano? So once again, Jason Banate, the 34-year-old rider from Balayan, Batangas. Ito po ang pride of Balayan, Batangas. For your information, ladies and gentlemen, he is a 3-time overall champion of Vuelta Dagupan Turo Pines. Sumali rin ito sa Tour of Subic at suki ito ng Tour of Matabungkay, given na ang Tour of Matabungkay, it covers the first district of Batangas, where municipality of Balayan is situated. So ang kanyang kasalukuyang koponan ay ang GP Cycling by Bike Bodega under the tutelage of Mr. Zervon Onquiatico. So according to him, itong si Jason Banate, no, sa mga hindi pa nakakaalam, ito ay amateur rider, pero since 14 years old ay sumasali na ito sa MTB at RB. So mostly naman ang sinasalihan din niya mountain bike daw, no? At sumasali ito sa mga palaro within barangays in Balayan, pero mas madalas siyang maglaro sa trail. Inuulit ko, sa trail. So hindi niya masyado itong kapopti talaga itong road bike, ano? Hanggang sa dumating yung araw na kung saan ay nakakalaro na siya halos lahat ng karerahan. Ito nga, nandito siya ngayon sa Tour of Batangas. So Jason Banate, pride of Balayan, Batangas, 34 years old to, at about siguro 30 kilometers into the competition ito from the time it started from the municipality of Tuwi, no? So nandito po tayo ngayon sa somewhere here in a diversion road to in going to the municipality of Taal. So ngayon pa rin po ay nandito pa rin sila sa diversion road en route to Taal. Taal municipality, kasi din ay nagkaroon lang po ng binaypas lang po ang looban mismo ng itong town ng Taal municipality, ano? So nandito siya sa may diversion, at still nangunguna pa rin po si Jason Banate, pride of Balayan, Batangas. Once again, a 3-time overall champion ng Vuelta Dagupan, at sumasali siya sa mga several races. Nagsimula siya mag-race 14 years old, at ngayon ay tinatakal niya itong undulated race course, kasi yung papunta dito sa may papuntang Taal at Santa Teresita na ito, ito po ay undulated race course to, no? Hanggang makapunta dito sa may Cuenca. At of course, before Cuenca, yung Alitagtag. Hindi ko lang po alam kung ang nakakasakop dito ay sa Alitagtag ang Santa Teresita, no? So going back to the race, ito po ay medyo pababa po kayong kanyang tinatakil ngayon, ano? At going back to the history of Batangas, oh. Batangas province is among the existing 81 provinces in the archipelago today. Nung una po, ang kauna-una pong naging syudad dito ay ang Lipa City, a vastly populated Batangas component city. Established in June 1947, that's about a year after the dawn of the Third Republic in 1946. However, hindi po natin madadaanan itong Lipa, ano, sa scheduled one-day tour of Batangas, the El Pijo Untalan Cup. Ang pangalawa pong naging siyudad dito sa Batangas, lima po ito, ano? Ito pong Batangas City, the capital city of the province and a former part of the municipality of Taal, kung saan sila dumadaan ngayon. Dito kabilang dati ang Batangas City, sakop o member ito, part ito ng itong Batangas City ay naging part ng municipality of Taal in former times, before its cataclysmic eruption in 1754. Ito po ang naging second Batangas municipality
to become a city. It is also the second densely populated area in the province, the largest territory of Batangas. Ito pong Batangas City became a city in June 1969 by virtue of Republic Act 5495. It also must be noted that in 1754, the massive eruption of Taal Volcano, which has about 47 volcanoes therein, kasi po ang Taal Volcano, it's a complex stratovolcano. So in other words, marami po siyang pinagdadaan ng, marami po siya talagang vulkan, ano? Kaya po siya naging complicated or complex stratovolcano. Pag sinabi mo yung stratovolcano, it's a cone-shaped like volcano. The massive eruption in 1754 of Taal Volcano led to the displacement of the townships or poblaciones of Lipa, Bawan, including Tanawan. Ano? Inuulit ko po yan. So, ito pong Tanawan City ngayon ay dati po ang lugar nito. Ano? Dito sa may tabi ng bulkan. Dito sa may Laurel. Ano? At ito namang tinatawag natin itong dating Batangas Municipality, ano, ay dati sa loob ng ano to ng Municipality of Taal. So marami po na displaced diyan, ano. So kumbaga obliterated po talaga ang mga lugar diyan sa may shoreline na yan, ng Taal Volcano. So ganyan po. So, ang pangatlo pong naging siyudad ng Batangas after ng Lipa, Batangas City, ay ito pong Tanawan, ano? The city of Tanawan was created and approved on February 2, 2001, the same day when the Philippine Constitution was ratified in 1987 by a plebiscite. So, nauna lang na ng konti ang Philippine Constitution in 1987, that's about siguro 14 years bago na established itong on the same day itong city of Tanawan. Off the top of my head, prior to its current location, once again, aking pong sasabihin sa inyo, no, ito Tanawan was situated in now Laurel Municipality before the massive eruption in 1754, which displaced the poblaciones of Lipa, Bawan, and Tanawan, not to mention itong ang municipality of Batangas. At ito pong naging pang-apat naman na naging siyudad dito sa Batangas. Ito po ang smallest as far as the land area is concerned. Ito pong Santo Tomas, Batangas. Highly industrial, vastly populated ding tong Batangas at one of the industrial cities here in the province, itong Santo Tomas, Batangas. Ito pa nga, mas highly populated pa nga to kesa sa neighboring Tanawan City, ano? Itong Santo Tomas, Batangas. At ang panglima pong naging siyudad dito, ayan po, nangunguna pa rin. So just widen the gap itong si Jason Banate, a 34-year-old rider from GP Cycling by Bike Bodega. So ang naging panlima, no, last but definitely not least na naging siyudad ng Batangas ay itong Calaca City na nadaanan nila kanina, no. Originally the kumbaga an industrialized city of Batangas at home to Kalakatsara Festival, a yearly festivity in the same city. So Calaca Province became a city by virtue of Republic Act 11544 after a year of postponement of plebiscite, kasi nagkaroon ng conflict dito sa national election of 2022, presidential election, ano. Pinospone siya ng siguro months lang. And after holding a plebiscite on September 3, 2022, on that day, siya po ay ginawa ang naging siyudad na ng Batangas Province itong Calaca. Going back to the race, ladies and gentlemen,
medyo malayo lang nang kuha natin ng konti because just to protect the riders, kasi mahirap din po to pag medyo mabilis, dapat medyo ano ka rin, ano, medyo mag-back away ka rin dito. So is still the pride of Balayan, Batangas ang nangunguna dito sa oras na ito. Siya po talaga ay an MTB rider to. Preferred niya talaga ang MTB. At ngayon po ay nakikipag-compete siya dito. Siguro for future races, ano, maging join-up niya to. And at the same time, no, meron pong 20,000 cash prize pag ikaw po ay nanguna dito, and 5,000 naman para sa overall team winner nitong Tour of Batangas, the Elpidio Untalan Cup, named after a Marlboro Tour out of sight time trialist and sprinter. And nakasabayan na rin po ito nila, ano, ano, Valeriano Valdez, Placido Valdez, even itong si Renato Dolosa, at marami pa pong iba, even si Gerardo Igos. Na si Gerardo Igos, dito lang yan, ha, sa may Pride of Calawag, Quezon yan. At ito, marami pa rin mararating itong 34 years old na to, kasi ngayon, parang kasing idara niya, siguro mas matanda lang siya ng about a year dito kay Excellent Noodles rider na si of course, the pride of Nueva Vizcaya, na si Ryan Tugawin, the will be team captain of Excellent Noodles once na magkaroon po ng grand tour or big event, big cycling event dito sa Pilipinas, ano. So etong si Jason Banate ay nakipag-compete din siya sa ano, no, sa Tour of Subic, ano. So nandito na siya sa looban, ano. I think ito kasi tatagos nito, itong diversion road dito, tatagos ito sa Santa Teresita, ano. So still not familiar if nasa Santa Teresita tayo or still part of Taal ito. Taal municipality itong kanyang dinadaanan ngayon, ginugulungan ngayon. Malaki na rin tong lead nito, ano. So ang lead ni ano, no, mula nung 20 kilometers into the competition, ano, nanguna na itong si Jason Banate, no, mula 28 kilometers into the competition. So meaning nung naka 28 na, so about siguro 5 kilometers after they were flagged off, itong si Jason Banate ay talagang nanguna na, no. Dito pa lang, bago pa lang lumiko dito sa may diversion road, nasa Lemery pa lang sila. Hanggang ito, nasa Taal municipality na sila. Dito sa may diversion road ay si Jason Banate pa rin. At lilingon-lingon at lilingat-lingap, trying to keep his eye out dito sa kanyang competitors na ngayon ay worse. Titingnan po natin, at wala pa tayong update, pero kanina po talaga ay na talagang pinalayo na niya 'yung sarili niya, no. Talagang kumbaga pumwesto na siya dito. So pero mahaba-haba pa rin 'to. So this is a roughly 157 kilometer road cycling competition. Wala pa siya sa Santa Rosita, most probably. After nito ay tatahakin pa niya tong mga tong alitagtag, ano, barangay tong alitagtag, eh, no. Then to Cuenca municipality, kung saan mo makikita itong picturesque Mount Makulot, ano. Ito ang window sa ano, eh, ang Cuenca is a window to Mount Makulot. Of course, dinadayo din ng mga hikers 'yan, at ang patron dito ay si San Isidro Labrador. At dadaanan din nila after ng Cuenca itong San Jose, the Egg Basket of the Philippines. Mahaba-haba pa to, kaya titingnan natin kung hanggang saan ang angas nitong si Jason Banate na Pride of Balayan. Kumbaga lugar niya to, teritoryo niya tong Batangas, ano. Marahil ay kabisadong-kabisado niya to, at naikutan na niya ito. Kumbaga as far as the recon ride is concerned, talagang
siguro naiikot na niyo ito, no? Pamilyar na siya dito at alam na niyo yung mindset dito, alam niyo yung mga kung saan siya babanat dito at undulating to. Lalo itong pagdating dito sa may bandang Mount Makulot na to, no? Yung lugar na yan, papunta pa dito sa may San Jose. So after Cuenca, no, pupunta sila sa San Jose and then bababa dito sa may Batangas City, somewhere here, no? Sa may San Pascual to eh. And then dadaan dito sa Bawan. Bawan, Batangas, then lulusot ulit, lalabas ulit dito sa Santa Teresita. At pabalik na ulit, Taal, then to Lemery, and Calaca. Balayan ulit, and then Tutuwi, then paakyat ng Tagaytay na Sugbu Road. Ang finish line po ay dito sa may about 200 or 300 meters bago po ang arko ng Nasugbu Road dito sa may ano, no, intersection ng papunta sa Jokno Highway and then to Tagaytay and Nasugbu. So imagine niyo yan, malakas pa rin to, batak na batak kasi alam mo naman pag MTB ka, no, medyo mas mabigat ang MTB kaysa road bike, ano, talaga mas easy sa'yo. Pero sa bike handling, ano, medyo mas mahirap daw according to some na from mountain bike ay lilipat ka sa road bike kasi medyo masikip daw, ano, hindi comfortable yung iba. Pero itong si Jason Banati, walang pinipili to, for as long as yung passion niya ay masusunod at yung dream niya talaga maging before he goes down sa pagbibisikleta, no, before he hangs his boots ay gusto niyang may mapatunayan pa bukod sa mga kanyang mga napanalunan in the past, like pagiging three-time overall champion ng Vuelta Dagupan at nakipag-compete din siya sa Turo Patabungkay, the longest running amateur cycling competition dito sa Pilipinas. Of course, the same with Vuelta Dagupan, no? At Tour of Subic. Siya po ay under GP Cycling by Bike Bodega under the tutelage of Mr. Von Onkiatiko. So, ngayon po ay tirik na tirik at kumbaga scorching heat ang kanyang ini-experience ito. Ang kalaban niya dito talagang dehydration. Kung hindi ka po marunong mag-budget ng iyong tubig, ano, madidehydrate ka talaga dito. At medyo dumadami na po ang nasa harapan. Mukhang Jason Banate was just overwhelmed by the peloton. Kasi medyo nakita po natin kanina talagang siguro pagal na siya. Wala siyang ano, kabadi nung tinatahak niya itong Taal na to, no? Diversion Road here in Taal to Santa Teresita. So ngayon, it seems like nandito na siya ngayon sa papunta sa Alitagtag na to, no? Or Santa Teresita to, siguro to. Itong kanilang binabagta sa mga oras na ito. Okay, sa ngayon po ay nandito na po ang Race Entourage sa Municipality of Santa Teresita. Ito po yung pang-anim ngayon na munisipalidad na ginulungan ng ating mga 126 exultant riders. At ito pong Santa Teresita, sa mga hindi nakakaalam, ano, ito po ang window to the near vertical rock face view of Mount Makulot. Ito pong Mount Makulot kasi kahit sa may Taal volcano, makikita mo rin to, no? At within the stretch of Laurel Agoncillo Road, matatanong mo to. At even dito sa kung aking matatanong ito, matatanong din yata to sa Star Tollway, no? Ang Santa Teresita, by the way, ladies and gentlemen, ay kilala ito sa pagiging natural, historic, and cultural attractions ito, no?
Because makikita mo dito talaga kung mag-aanuin ka, gusto mong mag nature trip, ano? At at the same time, historical or cultural, dito ka lang pumunta sa Santa Teresita. Malapit ito sa Cuenca, Batangas, na talagang makikita mo ang Mount Makulot. By the way, itong pag nasa ano ka rin pala, no? Pag nasa SM Lemery ka, matatanong mo rin itong Mount Makulot. Kasi hindi lang natin talaga madadaanan dito sa race course na to. Hindi kasama sa race course itong Lemery. Pero yung papunta sa Lemery dito, dito rin na patungo yun, ano? At after Cuenca, medyo mahaba-haba, paikot-ikot yan, ano? So iikot siya dito sa may San Jose, ang tinaguriang Basket of the Philippines. At muli bababa sa Batangas City, katulad ng aking nasabi kanina, to Bawan, Batangas, at lalabas dito sa may San Pascual, then Santa Teresita ulit, then pabalik ng Taal, Lemery, City of Calaca, Balayan, Tuwi, at ang last climb patungo dito sa Tagaytay na Subbu Road, ano? Ang finish line po about 200 or 300 meters bago po ang arko ng Subbu Road diyan sa Mia Junction ng papunta sa Tagaytay, papunta sa Payapa, at dito sa Mia Subbu in front of Barangay Hall, Barangay of Kailaway in Subbu municipality. So tuloy-tuloy pa rin po, napakainit po ang kanilang inaano ngayon, ano? Kumbaga, talagang taxing itong nangyayaring race na to, given that nandito lahat, temperaturang mainit, undulating race course, meron din patag, merong crosswinds, talagang ideal itong Batangas province para sa mga cyclists, ano? Ito ang tinatawag na complete terrain talaga, kung talagang kakarera ka sa ibang lugar na gusto mo talagang ma-experience yung different terrain na kailangan mo para maging out of sight cyclist. At meron pong nangunguna once again na naman, at mukhang si LG Martin po itong ating nakikita once and for all, the cousin of Ronald Oranza and Bonnie Joe Martin. Bali po si Bonnie Joe Martin talaga ang first cousin nito, no? Now way 5'7 sa kanyang stature, at nagsimula siya ng race in 2018 during the National Championships or National Youth and Juniors Championships organized and sponsored by Go for Gold. So ito, malakas talaga tong si LG Martin, ano? Isa sa tinitingala rin dito nung mga panahon na 2018, talagang nag-campion siya sa youth, ano? At ito po ay taga Villasis, Pangasinan. So once again, si LG Martin po itong nasa harapan natin, at pride of Villasis, Pangasinan. Parang ito rin po si ano, no? Ito rin po si Andre Domingo, no? Si LG Martin po from Go for Gold ay ngayon po ay nasa Excellent Noodles, katulad din po ni LG, ni ano, no, ni Andre Domingo na dating Excellent Noodles, na ngayon ay under the stewardship of Joey De Los Reyes and Reinhard Gorantes sa developmental ng Philippine Navy Standard Insurance. Ito po yung mga youngster, ano, up and coming riders ng Excellent Noodles at ang Philippine Navy Standard Insurance. At ang nangunguna po ngayon ay wala pong iba kundi ang Pangasinan lad na si LG Martin, a very promising wheeler from Villasis town. Ito po ay muli pinsan ni Ronald Oranza to, no? Kaya noong 2018 nanalo siya, pinahiram siya ni Ronald Oranza ng jersey, no? At talagang idol niya yung pinsa niya itong si Ronald Oranza. At alam mo naman mga Martin, si Bonnie Joe Martin ay related din dito, first cousin niya to, eh, itong si LG Martin. At sa ngayon po ay lumaki na siya, laki na nang nilaki niya, no? 5'7, nagulat nga ako eh, na talagang medyo naging ano siya, naging chubby dati, parang payat lang na
medyo maliit lang ano. Ngayon po ay nakikipag-compete ngayon dito at pinipilit na umagwat dito sa peloton, pero wala po siyang kasamang excellent noodles riders din dito, no. All alone, unmolested at this point, etong si Algie Martin sa ngayon po ay binabagtas ang kakalsadahan ng Santa Teresita and route to Barangay Alitagtag at papunta rin siya sa Cuenca. Titingnan po natin to. Medyo undulated ang race course dito at matira matibay dito at my first time to visit this place, this for me it's this Bondocks. Itong tinatahak ngayon ni Algie Martin o Pangasinan. Back in July 22, 2003, pinanganak po itong si Algie Martin. Siya po ay taga Lomboy, Villasis, Pangasinan. At nagsimula po siya mag-cycling, 15 years old, according to him. At ito nga siguro to nung 15 years old siya, no? Ito yung mga time na talagang sumalo siya dito sa national National Youth and Juniors Championships na ginanap dito sa Batangas din. Mostly dito sa paikot lang yan eh. Sa Lian, Balayan, at yun, paikot lang dun, ano? At Tuwi. So ito ngayon ay dalawa tong nasa harapan na natin ngayon at identify natin one at a time at check pa natin dito. Hindi natin napansin si Algie Martin kung isa dito sa dalawang breakaway riders na to who just broke loose dito sa peloton. Dalawa po ito at medyo mas makakaganda to sa mga bawat isa, no? Itong nangyayaring ito. So nakikita na natin dito sa bandang left side nyo ang Mount Makulot. So pag nakita mo yung Mount Makulot, medyo palapit ka na dito sa Cuenca, no? Kasi ang Cuenca ay dyan mo matatagpuan ang Mount Makulot dito sa municipality of Cuenca. Ang patron po nila dyan ay si San Isidro Labrador, a Gopher Gold rider. And of course, Di Reyna, rider of Coach Renato Dolosa. Tatlo na itong nasa harapan natin en route to Cuenca. So medyo malayo-layo pa rin siguro ang Cuenca dito, ano? So lumalapit na po ang peloton ngayon, ano? Ayan na po sila, looming over the breakaway at most probably at this point or at the stage where we at now ay kumbaga na reabsorb na ito, ano? So na-reorganize na naman once and for all itong complexion ng race, lalo itong breakaway and route to Cuenca municipality here in the province of Batangas. By the way, ladies and gentlemen, ang Alitagtag Batangas po kung saan sila naroon ngayon ay isang landlocked fourth class municipality sa probinsya ng Batangas. Ang pangalan nito ay na-derive dito sa alinagnag na salita, which means a small distinct light. Ang Alitagtag po is a former barrio of Bawan, Batangas and has been an independent municipality since 1910. So matagal-tagal na rin po ito, no? More than a decade na ang tanda nito, about siguro 113 years na itong Alitagtag, Batangas. Ang town na ito ay merong about 19 barangays. At ang kanilang patron dito ang Holy Cross, tulad din ng Bawan, Batangas. Kasi nga katulad po ng aking nasabi kanina, ito po ay dating baryo ng Bawan, Batangas din tong Alitagtag. At naniniwala sila sa mga parang miracle dito, no?
na dulot ng Holy Cross na matagal na sa kanila tong Holy Cross na to, about noong 16th century pa, about 1590s ang Holy Cross na to. So ang mga deboto dito talaga ay dumami just because of the miracles na galing dito sa Holy Cross. At oh, nalalapit na po tayo dito sa may Mount Makulot, ano? Ito po ang habang lumalapit po tayo dito ay lumalapit din tayo sa Municipality of Cuenca, na ang patron naman nila ay si San Isidro Labrador. Ito po ang Mount Makulot, ito ay kitang kita mo pagpasok mo pa lang dito sa Santa Rosita. At hanggang makarating ka na sa Nose, kitang kita mo itong Mount Makulot na ito. Isa sa mga attraction dito, kaya pag nagbike ka dito siguradong hindi ka maboboard, just because napakaganda ng view mula dito sa Santa Rosita. Kaya nga itong Santa Rosita ay kilala sa mga attraction sa pagdating sa mga historic, cultural at natural, ano? Ito ang kumbaga window rin para makita mo nga itong Mount Makulot na ito. So ngayon po ang ating about 126 riders ay nasa town proper na ng Cuenca, Batangas. Ano po ba ang makikita dito sa Cuenca, Batangas? Tulad po ng aking nasabi kanina ay dito nyo matatagpuan, dito nakalocate ang isang popular hiking destination. Ito po ang Mount Makulot. Bago po ang lahat, ang Cuenca, Batangas became a town on November 7, 1876, or 2 years bago po ipinanganak si Manuel Luis Quezon at si Sergio Osmeña, no? Kasi si Manuel Quezon pinanganak yan noong August 19, 1878, while tong si Sergio Osmeña on September 9, 1878. So mas matanda pa pala si Manuel Quezon, ha? Tandaan niyo po yan. Sabagay, naging mas naunang presidente itong si Manuel Quezon. Naging pang-apat lang po si Sergio Osmeña. Pangalawa po si Manuel Quezon sa ating history, no? As far as the First Republic is concerned. So, ang pangalan po ng munisipalidad ng Cuenca ay hango sa hometown ng dating Spanish Governor General na si Governor General Paez. At tulad ng nasabi ko po ay naging attraction talaga dito ang Mount Makulot na may taas na 900 meters above sea level. At ang Cuenca, Batangas po ay merong about 21 barangays. At ang kanila pong patron dito ay ang patron ng mga farmers. Ito pong si San Isidro Labrador. Ito, kitang-kita na po up close and personal itong mga riders ngayon na talagang in saddle time within the municipality of Cuenca, Batangas. Ito, nag-reunion niya sila dito ngayon, ano? At kung papansin ninyo, medyo bumagal kanina yung traffic, ano? At kanila pong pinapasok ang mga steel bridge na siguro po nung panahon pa ng ano yan, no? Amerikano yung mga ganyan. Kasi mga ganyan, even sa Quiapo, no? Yung mga ganyan, mga parang enclosed steel bridge ay gawa pa ni Alexander Gustave Eiffel, ano? Isa po sa mga nakomisyon to build the Eiffel Tower in Paris in 19th century. Ito po ang Cuenca, Batangas. First time ko pong napasok ito at medyo talaga ang ganda ng lugar. Malinis at pag nature tripping ang hanap mo. Pansin mo, walang ganong tao sa kalye, no? Hindi, kahit saan naman lugar, pag tanghali, lahat yan ay given also na summer ngayon. Ay talagang nasa loob ng bahay. Pero kitang-kita nyo naman, walang kalat, ang linis, ano? Iba talaga dito sa Cuenca, Batangas. Kaya nga we promote sports tourism, not just cycling dito sa Batangas, ano? Kaya itong Batangas province ay among the 81 provinces in the Philippines today. At ito, kitang-kita mo talaga, no? Magandang ikutan dito. And after Cuenca, Batangas po, ay kanila pong iikuti naman. Ang next stop is San Jose.
San Jose, we all know that San Jose is the egg basket of the Philippines. Medyo mahaba-haba rin yung ikot na sa San Jose na yan, ano? At afterwards ay bababa sila dito sa may bandang Batangas City and Bawan, patungo dito sa pabalik ulit sa Santa Teresita. Diyan po magtatagpo lahat, ano, yung papunta kanina dito sa Cuenca at yung palabas ulit ng papunta sa pabalik Santa Teresita to Taal, then Lemery, Calaca, Balayan, and then Tuwi, at ang final climb po dito sa may Nasugbu, Batangas. Ay, medyo paikot-ikot dito, ano? Nakikita nyo talagang medyo nahihirapan sila na pababayan, eh. So medyo ano sila, hindi makapag-breakaway yung iba sapagkat tantsaan pa rin hanggang ngayon. Kanina po, nakita po natin kanina si tatlong rider, ano, somewhere in Santa Teresita or Alitagtag, na nag-breakaway, si Algie Martin at si Dave Roa, including a D. Reyna rider. Yan lang po ang isa sa mga huling nag-breakaway dito at wala na pong nangahas. Kitang-kita pa rin ang dito ang Mount Makulot, isang popular hiking destination sa Cuenca, Batangas. Dinadayo yan, naririnig ko na nung araw pa yan at kitang-kita mo yan pag nasa tuktok ka ng Taal Volcano. And even sa Tagaytay, kitang-kita mo to. Itong Mount Makulot na ito. It was formed siguro, sabi daw nila, nung sumabog nung destructive eruption in 1754, talagang obliterated tong part nito, no, ng Taal nito and its environs. Hindi po natin alam, ha, because of these ay na-displaced ang ibang towns, like ito nga, katulad ng sinabi ko kanina, tong Lemery, Bawan, Tanawan, at ito, kitang-kita mo mga construction pa rin ongoing, notwithstanding the race ongoing ngayon, ha. Pero tolerable, buti wala talagang kasalubong, ano, sa particular part ng road na to. Hindi katulad kanina sa may bandang Lemery, talaga nagkagulo-gulo dyan. At even dito sa may pagpasok dito sa may Santa Teresita ba yun, nagkaroon din ng traffic, ano? So again, ladies and gentlemen, nasa Cuenca, Batangas na po sila, pang-8 sa munisipalidad na kanilang inikutan ngayon. At ang susunod po dito ang pang-9, no, which is San Jose, the egg basket of the Philippines. Tinaguriyan tong San Jose, Batangas as the egg basket of the Philippines. First time ko talaga naikot dito, no. At sa aking impression naman ay talagang parang masarap magbike dito. At medyo maluwag din ang kalsada. Meron lang ding parting ongoing construction, ano. At kanina po ay nagka-traffic just because of may mga kasabayan tayong ililibing. Meron pong nakasagi ng poste at na-detour tayo. At ngayon po ay kanina po nakita natin may road construction. So still in Cuenca, Batangas. Ganito pala pa itsura dito sa Cuenca, no? At ang susunod po talaga dito ay ang San Jose. Kaya kung ikaw ay magbibisikleta, kung ganito lang ang dadaan mo, talagang inviting, ano, para sa mga riders na tulad ng mga nagko-compete ngayon, about 126 riders ito. Magandang training ground to. Hindi tulad pag sa Metro Manila ka, no? At dito, hindi masisira yung mga pag-average speed mo kung saan ka na ngayon, kung saan ka na sa performance mo, no? At medyo mabagal tayo ngayon. Before anything else, we'll wrap this up. Ang mga sumali po ngayong established cycling teams ay ang Team Excellent Doodles,
Team Quezon, Team D Reyna, Team Navy Developmental, Team Go for Gold, 7-Eleven. At of course, yung mga individual riders, about 126 riders po nandito ang nagko-compete for the 157 kilometer road cycling competition na may pag ikaw po ang nag-number 1 dito ah. Sa GC ay makakapanalo ka ng 20,000 at 5,000 para sa team, overall team winner. Okay, kanina nakita natin dalawang 7-Eleven riders at isang Excellent Noodles ang medyo nag-aapura, no? At nagmamadali talagang para matapos na talaga ito at makita na kung talaga kung sino pinaka matigas among the teams, 6 cycling established cycling teams ang nandito, no? At katulad ng aking sinabi ay ang Team Excellent Noodles, Team Quezon, Team D Reyna, Team Navy Developmental, Team Go for Gold, 7-Eleven by Road Bike Philippines, at siyempre yung mga individual riders na hindi nakasama sa mga nasabing 6 established cycling teams. 126 riders to, no? So initially ang nag-register lang dito about 121 a day before this event. At nadagdagan ng mga about 5 at kitang-kita pa rin po dito sa ating view itong Mount Makulot. Medyo mabilis po ating rider dito na si Mr. Edwin San Juan, ano, si Tukayong Edwin San Juan. Na masyado kaming safe dito at na aano naman ko niya, nako-compromise naman ang ating view of the race. Pero ito, lumalapit na sa atin ngayon from 7-Eleven ito, medyo namumula at sa likuran niya ay kulay blue, no? Hindi natin alam kung sino itong naka-blue na ito. Pero it's not over till it's over pa rin ang labanan dito hanggang sa huling metro ay hindi pa natin malalaman, ano, kung sino. Kasi minsan ang mga lamang lang, about an inch or a hair's breadth. Tinginan pa rin po natin itong mga, wala pa ho yata sila sa kalahati, ano? Sila po ay patungo ngayon. Ito, most probably, ito na po yung San Jose, no? Na tinaguri ang The Egg Basket of the Philippines. At medyo malapit din ito yata, ano? Kung hindi po ako nagkakamali ay malapit nito sa Batangas City at Bawan. So after San Jose, mga Bawan po ang susunod dito. Malapit din po yata kasi dyan ang Batangas City, ano? At afterwards, iikot po sila dito sa the former part of Bawan, Batangas. Ito po ay home to an oil refinery, chemical plants, and various subdivisions and housing projects dito sa probinsya ng Batangas, ano, as well as other industrial and commercial establishments. So isa rin po ang San Pascual, tulad ng nasabi ko kanina, ano, tulad ng City of Calaca. Ano po ang nangyayari dito at inaabangan po natin na nagkaroon po ng detour. Dito po sa pagkakataon ito ay most probably ito po yung San Pascual, ano? Nagkaroon ng detour dito. Dito sa part ng most probably ito po yung I mean San Jose, no? Kung di po ako nagkakamuli, San Jose dito. Dito po talaga kami medyo paipit sapagkat yung dapat na dederechuhan naming kalsada ay bumagsak ang isang poste na hatak po ng truck. Ang masama nga lang po, lahat ng mga kasalubong dapat namin ay dito rin dumaan. Mga kasalubong din namin dito sa particular street na ito, no? Dito sa, kumbaga, hindi naman talaga puntahan itong street na to, kundi ito po ay mga looban na to, no? Ito po, sumisikip na dito at medyo bibigat at bibigat pa ito
as we pass this particular road. Salubong na po ito, no? At given also na Sunday at maraming makakasalubong na mga papunta sa bayan, ano? So, correct me if I'm wrong, nasa San Pascual po tayo or San Jose ito. The stage we are at now ay talagang we just crossed the Rubicon. Talaga namang this is our worst nightmare dito sa particular part ng road na to kasi both lanes are occupied. Maraming may pasalubong din kaya hindi din in-expect ng mga ibang motoristang nasa direksyon namin na mag-counter, no? Pero nagkaroon, nagkasalubong talaga dito at itong kitang-kita mo itong mga officials natin, race officials at ang even itong mga HPG, wala silang nagawa, hindi nila maakit sa bangketa itong kanilang mga ito, may mga naglulusutan at binubuhat ng bisikleta sa bangketa, no, para makalusot lang dito. At ito ang talagang naging worst nightmare dito sa particular road na to. Talagang parang in cul-de-sac kami, no? Kumbaga parang dead end to kung titignan mo. And both lanes talaga ay hindi ka makakagalaw basta-basta eh, oh. Buti may nagbigay sa amin para magpadaan, ano? May mga considerate din yung iba, no? Pero we were given a chance na mapadaan kami kahit sa isang hiblang sinulit dito sa pagkakataon na to. Itong race officials natin and marshals were caught off guard pagdating dito at malaki na pong ang naabante na ngayon nitong mga riders, ano? I mean, mga nagdadatingan pa, mga nahuli, pero yung mga iba talagang nauna na at walang mag-ano sa kanila doon, walang magsusupport, kaya ito abot ang pagmamadali ng ating mga race officials and even itong mga moto marshals including the HPG para makalabas dito sa komunidad na to. Parang habang tumatagal, pag pinapatagal mo ito, talagang malalak ka dito. Talagang hindi ka bubuhay ng sitwasyon na to. Lalo itong sitwasyon na to ay nasa race tayo at this is an untoward incident, ano? Hindi naman to ini-expect, talagang part pa rin to ng race, kumbaga. Kahit kaano kaka-organize, pag talagang dumaan tayo sa mga ganito pagkakataon. Kasi biruin mo, nakasabay pa natin yung nakasabit na truck dito sa poste, no? Kaya bumuwal to sa national highway. Kaya ito, nagpasukan dito sa kaloob-looban ito. Hindi naman masyadong daanin ito, eh, no? Ito ay parang isang village and side San Jose, Batangas. At the HPG, nakikita mo naman, ha? Still trying his best para i-negotiate ito, no? At talagang ito yung pagkakataon na talagang intractable, mahirap pa makontrol itong mga ganito kasi lahat naman ay ginagawa ng lahat para maitabi ang kanilang sasakyan, pero talagang sa sobrang sikip nitong looban na to, ito habang tumatagal tayo ngayon ay medyo kumbaga iniiwan tayo ng entire race column, ano? Itong main peloton or itong competition na to. Ayan, nagpapasok pa yung mga medyo nahuli siguro to, no? Pero eto, ito may mga nilulusutan dito. Kumbaga, medyo nagbigay pa itong isang close van na ito para masiayos itong nangyayaring competition na to dito.
sa may San Jose po to. San Jose, Batangas. Ito po ay biglaan lang po to, no? Hindi po ito yung normal na scenario dito tuwing Sunday. Sunday po kasi ay iba, galing pa sa simbahan at iba, namalengke pa sa pagkakataon na to. At titingnan po natin ang mga susunod na kabanata. Abangan nyo lang po. Sa ngayong oras po ay tayo naman po ay naghahabol dito sa mga pumuga dito sa gridlock dito sa kaloob-looban ng San Jose, Batangas. Nandito na po tayo ngayon sa Batangas City at en route to Bawan, Batangas. At tingnan po natin kung makahabol pa tayo sa mga ibang riders na nauna na talagang malayong malayo po. 10 minuto po ang nawala sa amin. So, itong isang rider na to medyo bukangkang na yata. Oh. Bukangkang na itong isang rider na ito na patuloy na umahabol dito sa big bunch or main bunch. At titignan po natin ang update. Medyo nagkagulo talaga ngayon. Magulo po ang sitwasyon ng traffic dito within itong paikot dito sa may Cuenca, San Jose dito kanina, no? So right now papunta sila ngayon sa pabalik ulit ng Taal, then to Lemery, then Calaca, then Balayan, then pasok sa Tuwi, then final climb to dito sa Nasugbu, Batangas, near Batolao, where the finish line is situated right now. Ngayon po ay patuloy pa rin kaming umahabol kahit napag-iwanan kami ng milya-milya ng aking katotong si Edwin San Juan, sabagat kinuha pa po natin yung power bank para to support our main cam for the future upload dito sa ating social media. So right now, pakishare po ang ating live stream ngayon coverage. And from afar on the horizon right now is the main bunch. At hope so wala pong nag-breakaway, para naman kahit papaano ay makahabol tayo sa mga nawalang oras sa atin dito monitoring the ongoing race. Salagang nagkaroon na po talaga ng unexpected or monstrous traffic jam. So ito, medyo saan naman tayo nito? So another detour. So hindi po natin alam kung saan ang labas ito, no? At kung nasa na tayo ngayon. So at cease pa rin tayo, mga kaibigan. At given also na we are not familiar dito sa ay parang ano to, no? Nadaanan naman natin kanina to. Hindi pa, no? Parang ay sort of a bypass road here in San kaya to. Kita hindi sa shoulder sa ulo. So right now, so medyo ano to, ha, medyo risky to, medyo madulas yan, ha. Madulas dyan sa portion na yan. Madulas dyan, salagang delikado ito, no? At medyo sort of unpaved road ang kanilang dinadaanan na ngayon. At medyo malikabok. Alright, obscuring the route right now. Medyo malikabok talaga. At at medyo madulas to sa mga pwede ka mag fishtail dito, eh. Oo.
sa nakakaalam lang na term na yun, ano, mag fishtail sa rough road na ganyang klaseng surface of the road. Nakita natin si Vern Amaranta nasa gitna at ito, merong tatlong breakaway, dalawang go for gold to, and then 1, 7, 11, 44, and ay naku, kahirap. Meron pa ba sa harapan? Oh, meron pa pala sa harapan. So, chaser lang pala yung kanina, no? So, most probably, baka si Banata na naman to. Jason Banata, oh. Although, ibang rider to. Saporteza. Gabriel Saporteza po, mga kaibigan yan. Gabriel's Porteza right now leading the race the top of the competition. Gabriel's Porteza. Riding on his own pace right now, this is Gabriel Porteza. Gabriel Saporteza. About 74 kilometers into the competition, this is Gabriel Saporteza once again. A member of Team Quezon. He is a member of Team Quezon, ladies and gentlemen, representing Quezon province. But we are in Batangas province right now. And negotiating about about 3%. Malakas ang kanyang ano, malakas ang kanyang mga binte. That's 3%, and medyo pababa na ngayon. At a sigh of relief for Gabriel Saporteza of Team Quezon. Pababa ito ngayon. It's an opportune time. Well, medyo, ano, napalayo niya, oh. Ang layo niya. Grabe. Ang layo. Yan po, si Saporteza at negative 2%. Pedaling at 54. Sporting Elves bike. Grabe talaga, naglalabasan po mga kaibigan. Naglalabasan po sa mga ganitong competition yung mga talagang cream de la cream of different teams. Form, ladies and gentlemen, this is Gabriel Saporteza, notwithstanding the searing weather condition in this particular part of the road, or part of Batangas, part of the road tuloy. Medyo kailangan na yata tayo nating mananghalian. Tukayo Edwin San Juan. Pero nakikita na natin at blazing speed, ladies and gentlemen, 46.9 in saddle time. This is Gabriel Saporteza of Team Quezon. Just widen the gap and had a big margin at this point over the peloton. Wala nang pong ibang sumusunod kanina kundi ang peloton, eh, no? Ganito po talaga, maganda to. I really support this particular kind of competition, no? Given also that the prize for the winner
is talagang hindi lang basta consolation ang maibibigay dito, no, sa mga mananalo dito. They are motivated by not just by the prize but by the route. Ang ganda kasi ng ruta dito, talagang ideal for amateur riders like these men from Quezon province. Is still under Southern Luzon region in Calabarzon region. Medyo lumayla-ilay tayo ng konti sabagkat for the safety, for our mutual safety, ay kailangan nating should also abide by the traffic rules and the briefing. This is Gabriel Soportes of Team Quezon. And kicking. This is Gabriel Soportesa. All by his lonesome. Sigurado kang ito breakaway, ha? Nakapatay tayo. Oo. Alright, this determined rider from Team Quezon has just significantly widened the gap at this point. About 80.31 kilometers into the competition right now. This is Gabriel Soportes. Continues to dominate the race, and right now is the head of the 126 riders competing in this one-day El Pidyo Untalan Cup, organized and sponsored by Excellent Noodles.
medyo mabigat pa ho yung kakalsadahan para kay Gabriel Zaportes, ah, na ngayon po ay hindi iniinda ang weather condition dito, and instead continues to negotiate the 4%, and talaga namang tumatayo pa sa kanyang saddle, off the saddle right now. That's Gabriel Zaportes of Team Quezon. Hintayin natin si Zaportes, ah. Now Zaportes will be the poster child if ever he wins this competition. Will be the poster child of Team Quezon, who also participated in Ronda Pilipinas, itong Team Quezon, ano? If top of my head, talagang nag-participate to itong Team Quezon, pero hindi siya kasi amateur to eh, itong Team Quezon sa Ronda Pilipinas way back in 2022. And right now tinatayo ang bandila ng Team Quezon. Siya po ngayon ay nandito sa may, ano ba to, Alitagtag? Ano ba tong lugar na to? Medyo talaga miski mapa, nawala talaga tayo sa mapa, no? Doon nakita mo sa background niya, lumang bahay, ano? Lugar na to. Taal tayo yata ito, sabi mo. Naku po. Nasa Pilipinas pa rin tayo, huwag kayong mag-alala. Bawan, Batangas na to, mga kaibigan. Bawan, Batangas. Itong kanyang binabaybay sa mga oras na ito. Ito po ang magiting na siklista ng Team Quezon, na ngayon ay gagawa yata, gagawa pa ng pangalan para sa Quezon Team, na under din ng, katulad ng Batangas, under ng Calabarzon or Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. So nandito na kagad ang mga breakaway, and about to devour him by the two breakaway riders or the peloton led by the these three Gopher Gold riders to just jump ahead of the peloton at nakipag-fuse dito kay Gabriel Fortes, 46 and 47 itong Gopher Gold na to. Si Joshua Gatmaitan at El Azur, EJ Azur. Mga kaibigan, itong si EJ Azur po, mga kaibigan, ang nasa harapan ngayon sa mga oras nito, Gopher Gold rider po to, developmental riders, up and coming riders ng Gopher Gold itong nasa harapan natin of Jeremy Go Run Team. Ito pong Go for Gold, EJ Azur and Joshua Gatmaitan with ito, pangatlong Go for Gold rider, Emmanuel Montemayor, mga kaibigan. So bali po, ang nasa harapan po ay EJ Azur, John Javier, or Emmanuel Montemayor, Joshua Gatmaitan at EJ Azur po ang nasa harapan. Malalakas talaga tong mga Go for Gold of Jeremy Go and Coach Ed Walda. Ito po ang mga very promising riders of your Go for Gold: Emmanuel Montemayor, Joshua Gatmaitan, EJ Azur. By the way, itong si EJ Azur, no? He was handpicked outright by Jeremy Go after the secret race in this year, itong 2023 lang, ano? EJ Azur. Tingnan natin, ano natin, paunahin natin to, kung si EJ Azur to. Si, by the way, ito daw si EJ Azur according to his teammates, ano? Kalukala ito ni Pareha, no? Ni Nicole Pareha, itong si EJ Azur. Sa bagay, parehas nga sila, may similarities, ano? So right now,
the attempts of the three Cover Gold riders went down the drain. So right now, hinahabol po natin ang Veloton at ang Big Punch or even Breakaway. At this point, after naming nag-break muna in the meantime, medyo talagang uninviting ang weather ngayon just because napakainit po at talagang patirik po ang araw ngayon dito at 89.22 kilometers into the competition of the 157 scheduled in this one day event of the LPGO Ontalan Cup. So 89.70, pero wala pa ho tayo nakikita ngayon, ano? Na mga riders or big bunch, ayo, minakita ho natin on the horizon itong about part ng caravan. Siguro nasa ano na to, ito na yung pinaka main bunch, no? Pero parang mga motorcycle pa rin yung atin nakikita ngayon. These juncture. Finally po mga kaibigan, nandito na yata tayo perhaps dito sa may buntot ng peloton. Kanina po ay pinauna muna natin sila just because nag-take muna kami ng refreshment ng aking katoto na si Mr. Edwin San Juan. At ngayon po ay kami po ay mubuntot na sa peloton. kilometers into the competition. We just passed the midstream of the competition at perhaps we're en route to the town of Taal. Hindi pa ho natin alam kung ito po ay part pa rin ng Santa Teresita ito, no? Alam niyo po ang Santa Teresita ay kilala sa pagiging sa mga natural, historic and cultural attractions here in the province of Batangas. The province of Batangas is comprised of about 29 towns and 5 cities. Cities? Ano-ano po yun? That's Lipa, the oldest among the 5 cities here in Batangas, then Batangas City, Santo Tomas, and Tanawan, and lastly po itong Calaca. So Batangas province is under Cavite, Laguna, Batangas Region 4A. Region 4A is Region 4 connected to the mainland kasi may Region 4 po, which is an island of Southern Luzon. Ito po ang Mimaropa, no? Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. And right now nasa harapan niyo po ang walang kapagod-pagod na mga riders of the peloton. Into the competition en route to Taal Town. This is now the complexion of the race.
Now being towed by Go for Gold and replaced by number 58 of 7-Eleven rider. Done. 96.81 kilometers into the competition at nandito po sila sa Taal ngayon, Taal Town. Nasa breakaway po, tatlong tadagdagan pa rin. So about 7 riders itong nasa harapan po natin ngayon at counting at being towed by number 45 by Emmanuel Montemayor of Go for Gold and followed by Julius Tutud. Hardworking itong workhorse, itong si Montemayor. Dito tayo. At 104.3 kilometers into the competition, dalawa pong breakaway ito. Si 23 and 117 from D. Reyna and MN Shadow. Si number 23 po ay siya po ay si Joshua Llantos. Alright, holding a 56 second lead dito sa main peloton itong si D. Reyna rider Joseph Llantos at si 100, si 117 na si Gerald Davapi. Gerald Lavapi and Joshua Llantos had a comfortable lead of 56 seconds dito sa peloton ngayon. At right now it's 33.6 degrees Celsius ang kanilang tinatahak na kapaligiran dito at 105.2 kilometers into the competition. Their speed is 38.6 kilometers per hour. Malakas din ito taga MN Shuttle na to. MN Shuttle is a shuttle service in Iloilo, but magkakaroon sila in the near future dito sa may Boracay, ano? Abangan lang natin itong MN Shuttle service of Sir Boy Diples.
once again, Joshua Llantos and Gerald Davapi. Gerald Davapi and Joshua Llantos. Nasa harapan po natin. Now leading 105.9 kilometers into the competition. So it's about 50 kilometers na lang. Rough estimation to mga kaibigan, 50 kilometers na lang bago nila matapos itong competition na to, while holding a comfortable lead of about 56 seconds dito sa main bunch na talagang blazing with determination. Itong main bunch or main peloton comprised of about siguro mga nandyan more than 124 riders more or less ang nandyan, dahil ang dalawa po ay nandito na sa harapan, ano? In the person of Joshua Llantos and Gerald Davapi of MN Shuttle Service. Lapit tayo ng konti. Diyan lang tayo sa pwito niyan. Davapi now at the head of the race at the top of the competition, traveling at a speed of 39 kilometers per hour and taking their refreshments and splashing some waters all over their body. This is the situation right now. Alright, 108.8 kilometers into the competition at nakabalik na puli sila dito sa city of Calaca at en route dito sa town of Balayan then to Tuwi before their last climb para sa 17 kilometers uphill towards the finish. So siguro less than ano lang, so about 48 kilometers to go. It's a ballpark figure, it's a rough estimation for these two riders at matibay na matibay, Joshua Llantos of Di Reyna and Gerald Davapi. Davapi is a an individual entrant dito, wala pang entries ang MN Shuttle Service sa team dito, ano, kundi isa lang. Kaya as an individual entrance, si Gerald Davapi and Joshua Llantos of Di Reyna ang nasa harapan ngayon. About less than 47 kilometers before the cap of the race. Itingnan po natin, it's everybody's game. And right now, pedaling at a speed of 38.2, medyo mabigat-bigat na rin yan, given also the sweltering weather condition, the flaming weather condition dito sa ating kinalalagyan at 33.8 degrees Celsius at 0%.
3 hours na po silang bumabiyahe, no? 3 hours na po mga kaibigan at 110.4 kilometers into the competition. Once again, the MN Shuttle Service Rider Gerald. So Gerald Lavapi and Joshua Llantoso of D. Reyna ay nasa harapan po. So still, sinusundan na natin to. Nasa Kalaka po tayo ngayon. At we can see Joshua Llantoso nasa likod po. Nagpapalitan sila ni Gerald Lavapi. Si Joshua Llantoso from Dasmariñas to, no? That's according to D. Reyna coach, head coach Renato Dolosa, a Marlboro Tour veteran and champion of the same cycling competition, 92 and 95. So palitan lang po sila at ang kanilang speed po ay about 41. Tinataasan po nila from 38. So at negative 1% naman, 111.7 into the competition. 34 degrees Celsius po ang kainitan dito. Ang temperatura sa kanila lagyan natin dito sa may Kalaka, Andrew to Lemery, perhaps Lemery na to, or en route to Balayan na pala, Balayan. So after ng Balayan, tuwi ulit where the start line is situated. Still in Kalaka, no? Kasi ayan pa yung tulay, no? Yan yung tulay na if you come from Balayan at nakita mo yung tulay na yan na papunta ng Kalakayan. So meaning nasa Kalaka pa rin tayo, ha? So right now, ladies and gentlemen, the peloton loops over on the horizon. At ito nga mga kaibigan, lalamunin na ng buhay. They will be devoured alive by the peloton. Hindi na ho nila na-sustain ang kanilang lead. But worth it naman, ano? Together with number 04 and some other riders like D. Reyna and 7-Eleven and an individual rider and Andre Domingo nandito rin. So nandito tayo sa may intersection ng Kalatagan, Balayan at papasok dito tayo ngayon sa Balayan ulit for the second to the last town, ang Tuwi, bago sila will take a blast in Sugbu. About 17 kilometers yung stretch na yun, paakyat to Sugbu, where the start and finish line is located near Mount Batulao right now. Announcing his presence, Vernon Amaranto, followed by Cycle Zone rider number 111, who happens to be Michael Ermita. Michael Ermita now leading the charge, leaving Vernon Amaranto, who somehow lost his power and cracks. So, mga kaibigan, this is a rider from Cycle Zone number 111. It's a Michael Angelo Ermita together with number 14. That's Miguel Andre of Merga. Of Merga. And Ermita. Pares po letter ano yan?
So parehas of Merga is from Team Quezon. So pinasok na po sila, nilusob na po sila ng mga taga 7-Eleven rider or 7-Eleven team alongside the Gopher Gold, Philippine Navy. And then some, nakita din natin si Opus Land rider Ravi Jake Cervantes nasa harapan, nasa likod lang, just sitting behind the one who tows the peloton na pumalit ngayon, si Ravi Jake Cervantes sa harapan. Lapit tayo, punta tayo sa harapan. So Ravi Jake Cervantes also participated in Turo Matabungkay in October 2022, at ito ngayon ay is close to the municipality of Tuwi at 119 kilometers into the competition. 44 po ang kanilang pagpipidal ngayon, at still growing and growing itong first group. And we can see Vernon Amaranto here. At na napapansin po tayo natin talaga dito, nagdo-dominant tong race na to ang Kuntiga 7-Eleven Gopher Gold at some individual riders. Sino po yung Gopher Gold na yun? Siya po ay si Joshua Gatmaitan, ano? Nakipagpalitan kay number 54 na si Alexis Pagara, na ngayon ay gumigitna na, halos nasa gitna na ng first group. Or ay lang po, ito po ang perhaps main peloton, ano? If not the first group. So mabilis po, malakas po ang dalahan ng ni Rafi Jake Cervantes sa harapan alongside the 7-Eleven rider. So si Rafi Jake Cervantes napailalim na, at ang nangunguna ngayon na tumahata kay from 7-Eleven ang ipinalitan ng number 24 from D. Reyna. It's Kalimlim, itong nasa harapan, Kalimlim. And of course si EJ Azur na kamukha ni Nicole Pareja, sabi ng kanyang mga teammates, ha? Hindi ko sabi. Okay. At 121 kilometers into the competition, about siguro 29 plus 7, that's 36 kilometers into the competition, talagang medyo nagpapakitang gilas ngayon si Vernon Amaranto together with the rain rider number 25. That's Kenneth Maramba o Pangasinan from Dagupan City, yan si Kenneth Maramba, no? So ngayon na nagtotoo dito sa rider ng Gopher Gold at Excellent. At ito pong si number 46 ng Gopher Gold ay si Joshua Gatmaitan na nakipagpalitan. Pulls off in front itong si Kenneth Maramba, then nag-pull through ngayon itong si Vernon Amaranto, na sila ngayon ay dumami na ng dumami. ...131.0 kilometers into the competition. So 132 kilometers into the competition. Ito na po ang bagong complexion ng race ngayon. At they're en route to Nasugbu ngayon, the beginning of their ordeal most probably. At itong nasa harapan mo natin, ayan, si 46, si EJ, si Joshua Gatmaitan yon. At sinusundan natin itong isa pang rider, no? From D. Reyna. Malakas ang D. Reyna dito ngayon. Malakas pala ang D. Reyna, lalo sa mga developmental riders like itong sino naman to, number 4, si Obmerga. Meron pa ba sa harapan? Meron pa ba?
In front is the Reyna rider Miguel Andre of Merga. Kasi tututukan na natin to. Hindi na sila makakapaspas dito ngayon sabagkat medyo simula na ito ng kanilang pagdurusa sa last portion ng race nito, which is a climb to near Batulao. So nakita natin tong si number 46, itong si Joshua Gatmaiten ay siya po ang nagtutulak dito sa chaser, no? In hot pursuit of Merga, of the Reyna. Before the conclusion of the race, ladies and gentlemen, in front is Alexis Pagara, and number 43 is Steven Tablizo, together with Julius Tutud and si ano to, si number 46, si Joshua Gatmaitan yon. So hindi sila kagad makaalagwa ng konti dito, no, sapagkat medyo undulating race course ang last portion na ito ng going to the finish. This is already the last town that they will traverse before they cap off the race. Ito si Alexis Pagara of 7-Eleven, discovered by Mark Galedo. Ito, na-discover ito si Alexis Pagara ng mga practice lang, ano, yung mga nagte-training lang itong 7-Eleven, like si Mark Galedo dito sa Rizal, ano. Ano po mga kaibigan, si Julius Tutut ay pilit pinapalagan ang mga nagbe-break away ngayon. Ito, namumunini po mga kaibigan ang mga D-Ray na dito, lalo itong si number 22. Si siya po ay si Jeffrey Garay, kilalang climber to, no, ng D-Ray na. Si Kalimlim lang yata ang ano dito. Si Kalimlim naman yata ay pinakabata at sort of a sprinter itong si Kalimlim. Pero ito si Jeffrey Garay, no? Isa rin to sa mga nag-breakaway dito sa bulumunduking bahagi ng race route ng Turo Matabungkay Stage 3, no? The Queen Stage of Turo Matabungkay na ngayon ay pinapatunayan niya sa sarili niya na he is at the top of the race and he is the man to be reckoned with. At balay. So once again, ito si Jeffrey Garay, the D-Reyna tough cookie. At this point ay ngayon ay namumuna na ng about 2 kilometers dito sa competition ito. Is now at the top of the competition. Now the head of the race at continues to plug along, and very determined rider off the saddle right now, trying to push himself to the limits, and talagang is trying his luck to edge out his rival, given he's a climber. This is a climbing specialist of the Reyna na ngayon ay talagang pinupugpog. Pupugpugin na ng mga nasa likuran niya, about siguro mga 5 to 2nd lead nito sa chasing for chasers. At ito, nakikita natin si Sir Renato Dolosa ay talagang boosting his morale. Talaga namang efficient and effective rider ito ng D-Reyna, given also na nagpakita na siya sa mga ibang mga competition, no? Talagang announcing his presence here in Tour of Batangas. This is Jeffrey Garay right now in front.
Jeffrey Garay, in my opinion, is 20 years old na to, no? Jeffrey Garay, Sporting Colnago. At sa background niya po ang Batolaw, ano? Batolaw is a stratovolcano. It's a popular landmark here dito sa Nasugbo. Given also that is a kumbaga dinadayo ng mga hiker tong Batolaw, oh. Na ngayon ay on the flanks of Nasugbo itong si negotiating the about ilang grade kaya nito? About 5% grade. Medyo mahirap to, and pedaling at a speed of 34.3 kilometers per hour. So ganyan po si Jeffrey Garay, about 18 kilometers to go roughly, or rough estimation po yon. So Jeffrey Garay, mga kaibigan, nasa harapan nyo, pride of D. Reyna, pride of his hometown, and of course pride of Renato Dolosa, the 92 and 95 Marlboro Tour champion, and is locking out the courage and very determined to maintain his pace, is a 22 second lead daw to. And Renato Dolosa is dito talagang closely monitoring the performance of Jeffrey Garay na nasa harapan natin ngayon, all by his lonesome. Ito po si Jeffrey Garay na ngayon po ay not even losing his firepower. 139.7 of the 157. So about 18 kilometers or so ay matatapos niya ito. Pero sa ganitong klaseng ahunan ay talagang matagal pa itong 18 kilometers na ito. I-time stream mo yun. So ganun po, about siguro parang 50 kilometers na rekta ang babiyay hihimpan niya sa pakiramdam niya. Ganun yung feeling, no? So good thing, it's a sigh of relief for Jeffrey Garay na ngayon po ay makakaranas siya na siya ng rolling ngayon. Ay perhaps will make a quick descent and we'll take this opportunity para pag may ahunan ay madali na lang, ano, madali na lang maiahon, given na nakabuelo ka na sa pababa, no? Lapit tayo kay Jeffrey Garay. Lapit tayo kay Jeffrey Garay. Lapit tayo kay... Right, Jeffrey Garay once again negotiating several pointy ends dito sa ruta na to, no? Oh, malayo na naman. Jeffrey Garay, unwavering, continues to dominate the race at his own rate. Talaga ramdam na natin, pati ang mga ano ngayon, mga sprinters tapos. Sige, pwede na dito. Ayan, susundan na doon naman. So once again, in front is the Pangasinense rider of the Reyna. This is Jeffrey Garay, among the participants na talagang nakipagtangguli kay Joshua Pascual dito sa final stage of Tour of La Union, na ngayon ay on his own, ay talagang negotiating on his own itong gradually or gradually negotiating itong particular route na to dito sa Mina Sugbo, ano? So nandito po tayo ngayon sa somewhere in Nasugbo. Ito po si Jeffrey Garay, pride of Bugalyon, Pangasinan, right now in front. This is a Tour of Batangas. The Elpidio Untalan Cup is a 157 kilometer road as racing.
the unmissable road racing. This month, ito po ang LPG Ontalan Cup, organized and sponsored by Excellent Noodles. Alright, Jeffrey Garay received a ice tubig dito sa mga nagbibigay, pampalamig lang ng katawan niyan. I don't know if he took it as a refreshment, no? Pero most probably, siguro, pero parang ininom niya yata, no? Konti, bahagya. So, ito, Jeffrey Garay in his element, 23 kilometers per hour ang kanyang pedal ngayon. Medyo talagang mabigat na to, 23, given that the road is remained at 2%. Matibay itong bata na to. Talagang panlaban to. Ito panlaban ng isa sa mga, mostly kasi sa D-Reyna, no? Mga climbers yan. Isa lang yata ang sprinter dyan, ano? Sa lineup ngayon ng? So, 5 kilometers. That's according to the race marshal, ano? 5 kilometers. Will he sustain his lead? Tingnan natin. Pero I think so. Jeffrey Garay is highly motivated right now. Highly motivated to finish all by his lonesome this competition. Baka 5 second lead lang. So we're still configuring out. Tingnan natin kung ano lead dyan. Ilang second yung ano, ilang second? Oh, so 19 seconds yung chasers. So medyo mabigat-bigat pa rin yan. Oh. Okay, 19 seconds and 4 kilometers to the finish na lang itong si Jeffrey Garay. 19 seconds ang kanyang lamang, holding a 19 second lead or gap dito sa chasers, who is in hot pursuit of Jeffrey Garay. This is one crazy summer for Jeffrey Garay as he barrels the Nasugbu uphill terrain dito. Nako, talagang greatly cheered on itong si Jeffrey Garay na close to 20,000 pesos na to. Hope so. Okay, wearing bib number 22. Ito si Jeffrey Garay continues to pump it out. Keep his chin up. In his element, getting to grips. This is Jeffrey Garay, still not losing hope, notwithstanding the dwindling lead of 15 seconds from 18 seconds right now. It's 4 kilometers or so to the finish. The finish line is located near Batulao, a stratovolcano, a landmark here in Batangas, especially in this municipality. Ito po ang Nasugbu, a scuba diving spot. Right now, it's a go for gold rider is fast approaching, zooms past dito kay Jeffrey Garay na
he is now clobbered by a go for gold. Huwag ka lumayo. Maganda tong laban na to. Grabe to. It's a nail-biting competition ongoing right now. Napakalakas itong si number 45. Si 45 is si Emmanuel Montemayor. At itong mga taga, ano ah, taga go for gold, talagang may akyat ito. May mga akyat ito. Walang mga all-rounder and sort of. Itong go for gold, ba't ba napipilipit ako? Okay, from number 25, jumps ahead. In front of Montemayor right now. At siya po, in the person of Kenneth Maramba. Kenneth Maramba and Jeffrey Gray hail, both hail from Pangasinan. Lapit tayo na, lapit tayo sir, lapit na tayo, sapuitan na, sapuitan. Kasi girian to, matindi to, matibay itong isang taga go for gold na ito. His name is Emmanuel Montemayor, na dito talaga sumisibol na ang mga mag-aari in the future sa elite cycling, you know, and even in the under 23 category. Here we go. The race is still up in the air, still hangs in the balance. Montemayor mukhang hindi papagod at nakaka-smile pa. Unlike dito sa dalawang ito na medyo seryoso, dead serious. Nako, dalawa, two go for gold against two D-Rainer rider na talagang sinusunggaban. Ito, nakita natin si 42, no? Si 42 ay si John Paul Loretta, no? Na-discover ni Jeremy Goto noong 2018 na National Championships. Okay, National Youth and Juniors Championship in 2018. So right now, finish line is suspenseful. Miski kami po ay hindi po namin alam kung saan banda dito. Basta near the arc, welcoming arc of Nasugbu. Oo, about siguro 300 meters or so from before the welcoming arc, ano, mga 300 meters ano, or 200 meters in front of a barangay hall. And right now, towing the entire pack. So right now, nawala po yata si ano, no? Nawala na yata si Jeffrey Garay ngayon. At ang pumalit po ngayon ay, tingnan natin to. Ang pumalit po ngayon ay si number 27, John Michael Pulido. John Michael Pulido, Kenneth Maramba, mga D-Rainer riders ngayon. At ito, malakas, tumatayo pa. Parang mga ala Ronel Walda ngayon. Itong si number 45, which is, who is Emmanuel Montemayor. Emmanuel Montemayor to. Grabe, ang lakas ah. Parang yung kanilang team captain na si Ronel Walda. Mala Ronel Walda ang datingan ito. At John L. Carcueva ang datingan. Not to mention itong si Ronnie Lankita. Alam mo, sa mga panahon na to, kailangan mo ng all-rounder at climber, ano? Para magkaroon ka ng complete cast dito sa isang team, ano? Dapat tulungan dito. May taga-akyat, may taga-sprint. And ideal. So ang pinaka-ideal talaga, all-rounder, no? Given also na itong si ano, binubuntutan sila ni Kenneth Maramba. Kenneth Maramba sitting behind the tough cookie of Go for Gold, who is Emmanuel Montemayor. Never heard of this guy. Pero dito napapakita siya na gumagawa siya ng pangalan dito, ano? Kasi usually itong mga ito sa mga maliit lang na races mo makikita, no, na hindi naman natin masyadong makover from time to time itong mga maliit na races, pero talagang competitive, highly competitive. So right now binabantayan si ni Kenneth Maramba, who is Wales from Pangasinan.
si Emmanuel Montemayo, wala pong ID, si John Paul Loretta, ayan po, at nandito na rin si Julius Tutud, and dumadami po ang mga D-Reyna dito, Young Guns from D-Reyna. Apat lang po to against two Gopher Gold Riders gunning for a championship title, and of course 20,000 cold cash. Oh my goodness, this is Tour of Batangas 2023, the Elpidio Puntalan Cup. Ito, malapit na tayo dito, ha. Ito na, batulo na to. Cross na tayo dun. Forward tayo, forward. Okay, the game is now between Emmanuel Montemayor and Kenneth Maramba. Off to the finish right now. Titingnan natin pag medyo malapit ni Pinsa, bahante tayo ng konti para mas nakikita natin pagdating nila, no? So malapit na to. It's like a ticking bomb. Anytime they can explode itong dalawang ito. Alright, right now we can see itong si Kenneth Maramba, a pride of Pangas yan, against against Montemayor, Emmanuel Montemayor. The finish is still indefinite. Hindi pa po natin makita ngayon, oh. So right now, it's about, ito to mga kaibigan, it's about 100 meters to the finish, or 200 meters to the finish. Ladies and gentlemen, ayun na po yung finish, oh, so maraming tao na yun. Ayun, nun, banda dun, ayun, may nagwe-wave, ano? Ito, right now, the game is between Emmanuel Montemayor and Kenneth Maramba, na ngayon po ay papasok ngayon si John Paul Loretta, pasok! Si John Paul Loretta once again. Puts the hammer down. Ito, bumawi mga kaibigan. Si Emmanuel Montemayor versus Kenneth Maramba. Nahuli kami. Then pangatlo po si John Paul Loretta. Then ang pang-apat po ay wala pong iba kundi si John Michael Pulido. Alright, doing entertainment, kasama po natin dito ang the champion of Tour of Batangas Elpidio Puntalan Cup 2023. We have here Emmanuel Montemayor. Emmanuel Montemayor, kumusta naman yung paglarga mo? Alam mo bang sa final 500 meters or 400 meters sa kakapal lang nakabawi? Hindi ko po alam, pala ko po doon pa po sa tok-tok yung finish line. Kaya sinama ko lang rin po, tapos hinintay ko na lang po hanapin yung para umangat. In-expect mo ba na makabul sa ganyang aunan? Na alam mong parang malapit na yung finish line pero meron pang mga rider sa harapan mo in the person of Kenneth Maramba and another D-Reyna rider. Dahil gano'n naman po yung harap. Kaya tansyado. Sa akong patini lang po ang gusto dumigit. Yung bang kanina nung narating mo yung finish line, mga ilang metro pa, kunyari hindi pa doon na finish line, mga aabutin mo sa harapan? Mga 500 pa po ata, eh. So ang lakas pa, sabihin yung nung narating mo na yung finish line, meron ka pang lakas for another 500? Apo, minimaintain ko lang po para hindi masyad po sa takeaway. So kitang-kita natin dito yung pagbanat mo, talagang binantayan ka ni Kenneth Maramba. Sa tingin mo si Kenneth Maramba ba isa rin sa isa sa mga tough cookie, talagang matindihan din sa aunan to? Hindi ko po talaga alam kung sino po kalaban, eh. Kala, hinahanap ko lang po talaga kung sino nasa harap. There's sa bullet. Ayun po. Pero taga saan ba si, ano, si Emmanuel Montemayor? Para malaman naman nila, para yung mga surrounding mo, baka nakatulong sa yung pag-develop as a youngster, as a developmental rider of Gopher Gold. Apo. Sa may gawayan, Bulacan po. Malaki tulong po yun dahil sino sa buwan natin. May gawayan, Bulacan. Saan mo natutunan itong mga aunan na ito? Madalas po ako sa San Mateo Rizal po, yung Timberland. Okay, mga pasasalamatan mo, Emmanuel Montemayor. Sa una po sa Gopher Gold. Sa... Malaki po. Sa lahat po na po ng Gopher Gold.
sa lahat po. Lahat po. Sa alam ko na lang ako sino po. Maraming okay. Salamat po. Muli, Emmanuel Montemayor, ang champion ng Tour of Batangas, the El Pijo Puntaland Cup. This is Dwayne Badua for Dwayne Entertainment.